parang ang pangit pa rin, Jai. May mali pa rin. Hindi siya bagay sa backdrop. Lo, parang tanga. Ang pangit ng buho ko, no? Ka-MC. Nagpagupit na pala ako. So, hi guys, welcome back to my channel. So for today's vlog, we are going to have a Shopee haul. Hindi ko napapahabaan yung intro, no? Alam niyo na to eh. Kumbaga, this is just another Shopee haul. So, ano ba? How do I begin? Okay, so wait lang pala bago magsimula yung video na to. Make sure that you have already, like, subscribed to my... Sige na, subscribe mo na yan. Naka... Hintayin kita. Hintayin kita. Naku, marami akong oras nga, hintayin talaga kita. Click mo na rin yung... notification bell dyan para naman para masaya tayong lahat, no? Kasi nakita ko sa algorithm ko na like 40% ba? 50% ata nung nanonood sa akin hindi pa nagsusubscribe, considering na hindi naman malaki tong channel ko, ganyan. So subscribe mo na, subscribe na, walang ba, libre yan Jai, libre. Ayun nga, simulan na natin. Napansin ko rin na last na to guys, promise, last na. Napansin ko kasi sa mga ano, sa mga previous videos ko na parang ano, lantang gulay. Kasi parang pinipil ko talaga mag-video kahit na pagod ako para lang may ma-upload. Kasi ayokong like makita, nakikita sa ano ko sa days like 1 month ago wala pang upload yun. So like pinipil ko mag-upload. So iwasan ko yun. Tatry ko na maging like yung ano, yung hataw, no? Hataw tayo para magsusubscribe, diba? Ayun nga, this is just another Shopee haul. So, bago lahat, disclaimer, this video does not intend to brag or anything. Kasi first off, hindi naman sila ka-brag-brag, okay? Mura lang itong mga to. Nakalagay nga sa baba, affordable Shopee haul. Pero, magagamit nyo itong mga toys wear. Pangalawa, sa sariling bulsa ko naman galing itong mga to. So, like, alam niyo na yun guys, basta ang goal ko dito is mag-share sa inyo information. So let's start sa ring light na ginagamit ko ngayon. Nabili ko siya for 389 pesos. Sobrang worth it niya guys, and I know na kita niyo naman sa ano na sa montage na hindi siya ganun kalakihan. However, sobrang lakas ng ilaw niya. Ayun no, like gabi ako nag-shoot, tapos walang ibang ilaw kundi yung ring light lang, and yan. Na-adjust din yung ano niya, yung lighting niya. So papakita ko sa inyo. Wait lang. Whoop, dahan-dahan at para makikita yung ano effect. So ito kapag magpapalit ng like yung switch ng ilaw. So this is like the sunlight, tapos this is this is the sunlight, tapos ito yung ilaw, ano ba? Yung ilaw niya sa bahay, ganun. Ganyan yung ano niya, yung forma niya. Tapos ito yung parang combination ng dalawa. Yung ginagamit ko as of now kasi yung ganitong reflection hindi siya, nagaan siya sa damit, considering na black din yung backdrop ko dito. So, ayan, ito yung ginagamit ko for now. Up to 10 na adjust yung ilaw niya. So, ito yung, wait lang, ito yung maximum. Yan. So, ma-adjust yan. Balik natin sa dati. Yan, wait lang. Ang liwanag masyado. So, ayan guys, I can really tell na worth it siya. May mga mas mura pa dyan sa Shopee, pero kasi tinitignan ko laging reviews. Most of the time, kapag mura, ano, yung parang lagapak, pag napadala na sa'yo, medyo may gas-gas, ganyan, tapos hindi siya sealed, ganyan, tapos worst case, hindi gumagana at all. Ito, like, nasa 4.6 ata yung ano niya, yung reviews niya, and like, ang dami talagang bumibili. So, sinamantala ko na. Tapos sa ring light kasi hindi naman importante kung ano, kung malaki or maliit yung gamit mong ring light. Nagmamatter siya depending sa video mo. However, sa case na to, sa mga vlogs or like pwede rin siya pang photoshoot, sobrang dali niyang i-set up. Like wala pang 1 minute masaset up niyo na siya, and hindi siya complicated at all. Ganyan kalaking ring light, so kanya-kanyang measurement na lang po tayo guys. Tansyahin niyo na lang. Hindi, lalagay ko sa baba, nalalagay ko lahat yan sa description box, okay, magalala. Mabilis din siya dumating and very responsive yung seller. So, yung mga ano dito, yung mga mas malaki dyan, of course, mas mahal siya, like twice, ganyan. So, it's just, affordable na yan given the ratings and its capabilities. If you are fond of shooting videos and photos as well, highly, highly recommended. Like 5 out of 5 siya for me. Sobrang bilis pa dumating. So for the next one is itong 3 pieces metal straw. So, ito siya. Wait lang, buksan natin. Ay, wait lang. Your ring light pala guys, by the way, it came with a box. So, very sealed talaga. So, and guys, ito yung metal straw. So, 3 piraso siya. 1, 2, 3. Yan. Tinuruan magbilang. So ayun, 3 ano siya, metal straw, isang mataba, isang manipis, tapos isang bent. It also comes with a cleaner. Kapag kailangan mo siyang linisin, madali lang siya. At saka nabe-bend siya, pwedeng-pwede dito, ayan. Pasok na pasok siya. Ayan. Ang cute din ng lalagyanan niya kasi pinili ko black, tapos yung lalagyanan parang medyo velvet-ish yung texture ng tela. Oh my god. So ayun guys, gusto ko lang pong i-announce na one step ahead na po tayo sa mga Instagram baddies. So,
Ito yung kapag ano, milk tea ganyan, tapos gusto mo social-social ka ganyan. Tapos aside sa Save the Turtles, no, syempre some people are actually buying these for aesthetics. So ayun, kapag nag-milk tea ka ganyan, itong malaki meron na siya. Tapos kung gusto mong linisin, since hindi ka naman balahura, ano, lilinisin mo. Tapos ito naman kapag mga iced coffee ganyan, chill-chill ka lang pang IG ganyan. So ayun nga po, I have officially announced na one step ahead na po tayo sa mga Instagram baddies. Sa tatlong metal straw and isang panlinos, tapos isang nalagyan, 32 pesos lang. 32. Narinig, tama. This is a steal for me. And then guys, nakikita ko kasi sa mga Instagram shops. I'm not shaming sa Instagram shops ng metal straw. But nakikita ko kasi doon, like, minsan isang piraso, 200, ganyan. Pala last week lang to dumating, tapos lagi ko siya ginagamit kasi mahilig ako sa iced coffee, mahilig ako sa milk tea, mahilig ako sa anything sweet and cold. Also, with regards to the quality, maganda. Like, hindi siya fragile, hindi rin siya sobrang nipis. Basta, it's perfect. For the next one is phone cases. Wait lang, pakita ko. Yan. So, nabili ko to for 72 pesos, yung matte black. Tapos itong aesthetic na, I don't know, basta, wait lang, pakita ko. Yan. Basta, ano, parang, basta dito si Mona Lisa, tapos hindi ko na alam yung mga yan. Also, considering na 69 pesos lang siya, diba? Saan ka makakaharap ng 69 pesos sa ganyan? Tignan nyo yung phone case ko, lupay-pay na, oh. Talagang dalawang taon na to sa akin, hindi talaga ako nagpapalit ng phone case. Ayan, may mga sira-sira na, tapos langat-ngat na ng daga, ganyan. Hindi, joke lang yung nangat-ngat ng daga, no? Baka maniwala kayo. Ako talaga yung nangat-ngat. Tahinga ka na, you have served me well. Sobrang ganda, sobrang aesthetic, tapos also scratch-proof siya. Guys, 69 pesos scratch-proof, diba? Ang cons lang nito siguro is that hindi kasi siya shock-proof. So kumbaga, kapag nalaglag yung phone mo, palakasan na lang po ng pananampalataya sa Panginoon. Okay, so for the next one is itong, ayan, Korean face masks. Nabili ko siya for ano, like 5 pieces, 22 pesos. Tapos bumili ako like 15 pieces. So, 66 pesos sila lahat. Nakagamit na ako ng tatlo nito and so far, okay naman. Pero, of course nga, sobrang mura lang niya. Don't expect na sobrang high quality ng ano face mask. Pero, ayun nga. Okay naman siya for me. Wait lang, ito na lang. Explain ko. Diba, iba-iba sila ng flavor. Flavor? Merong aloe vera, merong pomegranate, merong blueberry, and honey. Ginamit ko sila isa-isa, tapos parang pare-pareho lang. Yun. Yun lang yung napansin ko. Pero, hindi naman ako nagbe-breakout ganyan. And also, hindi ko naman, pag nag-face mask ako, hindi naman siya para, for me lang, ako lang naman to. Hindi siya para mawala yung pimples ko or acne marks ganyan. Parang ano lang, trip ko lang. Pamparelax, since hindi naman ako maarte sa brands and then kung anong ginagawa niya sa balat ko when it comes to face mask. So, ayun, I opted to buy many. The link ko na lang sa description box kung gusto niyo bumili. Like, ang mura niya, imagine magkano, 22 pesos for 5 pieces, 22 pesos for face mask. Hindi ka makakahanap ng ganun sa mga store, no? Ang pinakamababang nakagilap ko na presyo is like 30 pesos, ganyan. So, ayun guys. Link ko sa baba. So, ayun guys, the next thing that I got from Shopee is itong Billie Eilish na cap. So, ayan. Ito yung parang, ano, parang, ewan ko, logo. Logo ni Billie Eilish. So, nabili ko to for 189 pesos and honestly, I am not fond of cups. Abolish the police. Bumili ako kasi ang cute niya. Lagi namang ganun. Ang minimalist ng design dito. So, sobrang ano niya. Sobrang cute. Tapos ito yung ano. Wait lang, papakita ko. Ang difference niya sa mga cups na usually nakikita ko is medyo mas ano siya. Mas slope. It also comes with, may adjustan siya. So, kung malaki ulo mo, para sa ito. Maganda yung quality, by the way. Hindi siya yung parang pucho-pucho lang na mabibili mo sa tabi-tabi. Eh, para siyang ka-brand yung mga, ano ba? Hindi kasi ako may ano sa brands ng cups. Pero basta guys, magandang quality, like maano dito, stir, ano siya, hindi siya fragile, ayun o, kita nyo naman, tapos yun yung sa likod niya, ayun o, hindi siya pipitsugin. Tapos itong design dito, well knitted naman siya, gusto ko sana suotan, kaso kakapagupit ko lang, so ayun o, magmumukha akong itlog. So ayun guys, the next thing that I got from Shopee is itong, what they call this, earrings, yan. Dalawa yung binili kong ganito actually, pero nasa baba yung isa na nalimutan kong kunin. Isang peraso nito is for 66 pesos. Tapos, what I like about this is that hindi siya mahirap ikabit. Unlike yung ibang mga hoop earrings na sobrang, alam mo, maliit yung butas. Ito, ipipindutin mo lang siya. Yan. Like, di ganyan lang siya. Tapos, makakabit na agad. So, ayun siya guys. Ano siya? Parang BTS. BTS ata yung ano. Basta ito yung mga sinusot ng mga ano, K-pop idols.
Yan sila, yan. Nakatawa na yung isa. Maganda yan kapag ano, yan. Times kasi hindi ko siya malagyan dito kasi nagsara yung butas ko dyan, pero papabutas ko liyan. Ito yung ano no, ito yung parang trendy na earrings nowadays, yan. Like yung mga sa mga pang K-pop. Bibinata. So earrings have no gender, utang ng loob naman. Baka pati ito lalagyan yung pa ng gender. Pakita ko sa mga kabit ko ito kahit di ako nakatingin. Diba? So the next one is itong dalawang shirt, yan. So isang sleeveless na shirt tapos isang short sleeve na shirt, yan. Wait lang, pakita ko sa inyo. Ito yung mga trendy na ano, like yung medyo oversized type of shirts, yan. Yan siya. Gusto ko kasi no, ano, like yung pambahay na sando. So ayun, bumili ako ng parang sando. Yan, this is 198 pesos. Tapos ito naman for 298. Kaso, ito yung dalawang, itong dalawang, ito pinagsisigihan ko talaga to eh. Kasi, ito, ang ganda niya sa picture. Like, hindi, okay naman siya, no? Kaya, napapambahay ko naman. Kaso, ang ganda niya sa picture kasi, ang ganda niya sa picture. Diyan tayo nadadali yung mga maganda sa picture eh. Tama naman yung order, tama naman yung size ko, pero hindi ko alam kung bakit ang liit niya sa akin. Ang nipis ng tela, niya. O, tingnan nyo, babakat yung Ang kapal-kapal tignan sa picture, yung tela, like ang kapal-kapal. Tapos, pag sinuot mo, parang nagsuot ng satin. Medyo disappointed ako for this one, sayang. Kung makapal yung tela nito, tapos kinapalan pa yun dito. Tapos, ayun o, okay naman yung design eh. Parang medyo minimalist lang siya eh, ano. Tapos, pinalaki pa ng onti. Kasi guys, tama naman yung size ko. Hindi ko alam kung bakit, ano. Medyo maliit siya sa akin. Siyempre, yung size ko dito, in-apply ko dito. Dito, sa ano. Pareho sila ng parang pang-measure, ganyan. Tapos, ito naman. Talaga. Well, for others, mura yun. Pero ako kasi, minsan ko lang bilang yung sarili ko ng damit. So, minsan ko lang pa sarili yung sarili ko in short. So, ayun, bumili ako ng damit. Tapos, eto guys. One, wrong order. This is supposed to be green. Pangalawa, merong sudden pop out of ano. Ayan, no? May biglang ganyan. Walang ganyan sa picture, guys. Okay lang sana kung tolerable yung pag-pop out ngayon. Pero hindi, parang may sudden hint of yellow dito. Hindi talaga siya bumagal. Eto, diba, malit naman. Medyo malit siya sa akin. Tapos, eto naman, boy. Malaki! Certainly, I did not get what I paid for. Hindi na ako nag-bother na i-contact sila ulit kasi parang maikli po ang attention span ko sa mga ganyan. Basta kung ano dumating yun na. Maganda yung tela. Medyo hawig yung tela niya sa ano, sa Uniqlo. By the way guys, I made sure no, sa dalawang to. Lagi naman sa lahat ng mga binibila ko sa online shopping na maganda yung reviews ganyan. Siguro minalas lang nung nakitang ako yung o-order. Guys, hindi ko na isasama to sa description box. Pero kapag ano, pag gusto nyo siyang bilhin, ano, comment lang kayo sa baba. Isisend ko sa inyo yung link. The last thing that I got from Shopee is itong, actually matagal na to eh. So nabalik ko to for 195 pesos and yung color niya is charcoal gray. Ano talaga to, hindi siya backdrop no, hindi siya backdrop, talagang kurtina talaga siya. Pero ang ganda kasi, like maganda yung tela, sobrang ganda ng tela. For the size, hindi siya like yung sobrang ano, medyo slightly above average pagdating sa height. So yun, if fan ka ng mga dark colors, magandang maganda to sa kwarto guys. Tinry ko, like ang ganda. Hindi lang siya for backdrop, hindi lang siya for like aesthetic purposes. Kasi ang ganda niya talaga, like sobrang sulit. And ang ganda ng tela, ang ganda ng kulay. Maraming options yan. So yun guys, that is it for my Shopee haul. If you like this video, please give it a big thumbs up and subscribe to my channel for more videos and basically anything that has to do with the art. You can also follow me on Twitter and on Instagram. It's at Matrix Richter and my Facebook page is Matrix Richter. Also, turn on the notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. So yun guys, lahat ng diniscuss ko dito will be linked down sa description box. Baka may gusto kayong makita sa channel ko ganyan, just tell me sa comment section. So yun guys, this is Matrix Richter. See you on my next video. Bye!